Welcome back mga kabuting ting sa ating YouTube channel. Today, eto, nandito tayo sa harapan ng NDA Diary ng parekoy natin na si Ninyo Pingol para kumuha ng bagong pamalakasang ibon. Kaya samahan nyo ako today. Tara! So eto nga mga kabuting ting, pasok tayo dito sa loob ng aviary na parekoy natin na si Ninyo Pingol. So eto, pasok tayo dito, ayan. So silipin natin yung napakaraming ibon dito. So eto yung kaibigan natin, ayan o. Ayan. So kung gusto nyo na mga pamalakasang ibon dito sa NDA aviary, chat nyo na yung kaibigan natin na si Ninyo Pingol. So lahat ang kailangan nyo, nandito na halos lahat. So meron din siya mga patuka, mga pagkain, tsaka mga nest box. So lahat ng tungkol sa ibon meron dito sa NBA Jerry, parang one-stop shop sa mga ibon na kabuting ting. So, ito yung ilan sa mga samples natin. Mga nest box. And quality yung pagkakagawa niyan. Yan o, di ba? So, ito, silip muna tayo dito ng mga ibon bago tayo kumuha ng pangmalakas ang ibon natin galing dito sa kaibigan natin. So, ito yung mga pababa niya. Ito yung ilan sa mga pababa niya ng mga sikat na sikat ngayon, mga Opaline Lutino. So ito, papakita ko ng malapitan sa inyo. So ayan nga mga kabuting ting, yung mga ibon natin dito. Isa natin yung pinto. Ayan, diba napakaganda? Parang mga mansanas yung mga ulo. O parang mga hinog na kamatis, diba? Tapos berding-berde yung kulay. So ayan mga kabuting ting, yung mga green pastel na split ino rin mga kabuting ting. No? Pwede rin maglabas ng Opaline Lutino. And then ito yung kanya mga Opaline Lutino mga kabuting ting, yung mga dilaw tapos kulay pula halos yung ulo, di ba? Napakagandang ibon. So ayan mga kabuting ting, bibigyan ko kayo ng konting clue sa kukunin natin pang malakasang ibon. So medyo kadugo niya ng konti yung mga kabuting ting. So kaya kunin natin yung ibon tapos unbox natin doon. Ayan, so ito pa yung mga ibang pinakain natin dito. Ayan o, so puro mga Opaline, di ba? Mga blue opa, mga green pastel opa. So halos opa lahat ng mga breed dito. Meron din tayo mga pale fallow dito mga kabuting ting na mga nakasalang na, no? So mga nagbe-breed na rin yung mga yon. Ayan. So napakaraming ibon dito. So yan pa lang yung mga pababa natin dyan sa side na yan. And then eto, tingnan nyo yung kanyang parang pinaka-ino section dito sa kanyang aviary. Ayan, no? Diba? Napakaraming kulungan. 3, 6, 9, 12. So 12 pairs mga kabuting ting dito sa isang kwarto pa lang yan. So meron pa dito, nagpapakain yung kaibigan natin dito. Ayan, no? Diba? Halos hindi mo na mabibilang yung ibon dito mga kabuting ting. Kasawa ka ng kakatingin. Ayan. So eto nga mga kabuting ting, tapos na magpakain yung tropa natin dito sa kanyang mga ibon. Ayan. So puntaan na muna natin siya dito sa kanyang ino section, no? So tanongin natin kung magkano yung mga ibon niya dito na talaga naman mga pamalakasan. Ayan. So ito nga yung tropa natin, no? May ginagawa pa yata siya. Ano kinukuha mo dyan, Koy? Mga split opa. Oh, mga split opa daw. So, ito napakarami nga. Diba, pinakita ko sa inyo yung mga Opaline Lutino kanina. Ayan. So, tatanungin natin kung magkano ba yung halaga ng mga ganyang ibon. Kasi, wala pa tayong ganyan sa ating mini aviary. Mahabuting ting na. So, sana. Hopefully, sana. Sa susunod, meron na rin tayong ganyang klase mga ibon. So, Koy, magkano ba yung mga split opa natin dyan na split ino? Yung mga ay hindi, mga Lutino opa pala natin diyan. Yung mga Lutino opa pag tax nasa 15,000. Oh, 15,000 mga kabuting ting, napakalaki, 'di ba? Pamalakasan pati presyo pamalakasan din. Pag binigay mo sa mga DNA na yan, dapat yun. Kalami DNA na yun, no? Para sure eh, sa mga hen naman natin, magkano kaya yun? Nasa 10,000. 10K, ayun, tumataging ting na 10K mga kabuting ting yung mga pinakita kong ibon kanina. Yung mga pulang-pulay ulo na, ayun o, yung mga pulang-pulay ulo dun na dilaw yung katawan, na red eye. So, yun yung mga Opaline Lutino. So, 15K, kung meron ka 15K, pwede ka na kumuha ng isa dito. Kaya 10K, pwede na. Sa mga hen, pwede na tayo kumuha dito na isang ganyang kagandang ibon. Ano, no? Diba? Ayun, ito, napakaraming ibon dito. May comparison naman yan, yung mga Lutino strip. Opa. So meron pala tayo yung mga split lang. Bawang 4 months lahat yan. So sa mga Lutino split opa, magkano kaya yun, Koy? Pag stable na sa 9,000, ganyan. Oh, stable 9,000. Pero yung mga normal Lutino split opa? Normal Lutino, 7K. 7K. Mga 7K, ayan. So kung meron kayong mga budget na ganong halaga, ayan, napakarami dito, no?
So dito legit, mga kabutingting legit breeder to, na talagang pagka sinabing may karga ng ino, may karga. Kung ano yung sinabing karga niya, meron talaga. So mahirap kasi magbabaka sakali kayo, mga kabutingting, sa mga hindi nyo kilala, eh baka sabihin may karga, pero pag brinid nyo, eh wala na. So mahirap na yun, mga kabutingting, kailangan pagkukuha kayo ng ibon sa legit breeder lang, katulad itong tropa natin. Baka nakatatlong plot na, wala di ba sila nagpapalay ng lalabas. So, pero magandang green terrace dito. So ano ba yan, Koy? Wild type ba yan? Wild type. Wild type, napakaganda, di ba? So tayo wala pa tayong perso, kahit isa, mga kabutingting. Uro fisher. So ito, mga fisher yan. So yung kanina, yun, perso yung ganun. Wala pa tayo nun. Pero sa susunod, baka sakali, meron na tayong perso nata sa ating mini aviary. Ayan, so Opaline Bismal na Street Trail. Nagtatabi-tabi na rin tayong kahit paano nga ng mga piyesa. Kailangan meron tayong mga pamalakas ang piyesa na tinitira. Pagaya nga ng mga tinira natin doon sa ating mga pababa kayo. No? Yung ating mga gagawin ng future breeder. Kung matanda kasi mga breeder natin, kailangan may mga kapalit na yun. Oo, yun. Tama yan. Ayan. So ngayon mga kabutingting, kukunin ko na yung pangmalakas ang ibon natin dito sa ating tropa, mga kabutingting. Ayan. So nandito siya sa baba na to, mga kabutingting. Pero mamaya ko na ipapakita sa inyo pagbalik natin ng mini aviary. A few moments later. So eto mga kabutingting, at nakabalik na tayo dito sa ating mini aviary kasama itong ating bagong pangmalakas ang ibon galing sa tropa natin na si Ninyo Pingol ng NDA Aviary. So eto, lagay muna natin siya dito, mga kabutingting. So nandito nga yung bagong pamalakas ang ibon natin sa napagandang carrier natin, mga kabutingting. No? So sa mga nagtatanong pala sa akin kung saan ko nabili itong ating carrier, hindi natin binili yan. Napanalunan lang natin yan sa libreng pa-birthday raffle ni Sir Desina Ramon Jr. Ayan. So nagpahula siya ng birthday niya kung kailan yung birth year niya. So sakto-sakto tayo nakahula nun. So eto nga yung premium na panalunan na. So hindi ko na maalala kung kailan yon, mga kabutingting. So kung gusto nyo palang bumili ng ganito kagandang carrier, PM nyo lang si Sir Ramon Vecina Jr. dahil nagbebenta siya ng mga ganitong kagandang mga carrier bag. So ito, tignan nyo naman, quality yung pagkaagawa dito, di ba? Ayan o. So napakagandang carrier bag ito. So sakto-sakto to kung magta-travel kayo ng ibon o magbibiyahe kayo ng ibon. Kasi pagka nakabag silang ganyan, medyo nakatago sila, less stress sa kanila. Hindi sila masyadong ma-stress kasi nga, feeling nila secured sila kasi nga nakatago pa rin sila dahil dito sa carrier bag na to. Ayan. So napakaraming design, kulay, size, no? Kay Sir Ramon Vecina Jr., PM lang kayo. Maraming available sa kanyang ganitong klase mga carrier bag. Ayan. So eto nga mga kabutingting, i-unbox na natin yung ating bagong pamalakas ang ibon dito. So kukuha lang tayo ng isa pang carrier. Ito. Ayan. So ililipat natin siya dito sa carrier na to, mga kabutingting, para makita natin yung ibon. Kasi dito, hindi natin makikita. So nakikilip nyo ba? Ayan o. So nasa loob siya, mga kabutingting. Ayun o. So nakikita nyo na siguro konti yung kulay niya. Ayan. So ililipat nga natin siya dito sa ating isa pang carrier na maliit na walang bag para makita natin. So bago nga pala natin ilipat ng carrier yung bagong ibon natin, syempre sarado muna natin yung pintuan ng ating mini aviary. Baka makaltas pa yung bagong ibon natin dito, sayang naman. So eto nga, kasama pa natin si Huki na mag-unbox ang ating bagong ibon. Yan, so si Huki naka-viewing dito sa ating bintana para na ma-expose siya lalo sa mga tao. So ganun ako mag-train ng mga hunted natin. Gusto ko na-expose siya sa mga tao para mas lalo siya maging maamo. So kung wala siya dito sa bintana ng aviary, nasa bintana siya ng bahay, mga kabutingting, para lagi niya kaming nakikita. So eto, unbox na nga natin yung ating bagong ibon dito. Yan, so kukunin ko siya dito sa ating carrier bag. So ito na nga, mga kabutingting. Ayan, so ito yung ating bagong pamalakasang ibon, mga kabutingting. Isang green new wing. Pero hindi lang yan, basta green new wing, mga kabutingting. So lagay muna natin siya dito sa isang carrier bago ko sabihin yung buong mutation ID niya. Yan, so lagyan natin ng lock. And then saka natin dalin sa labas para maliwanag kasi madilim nga dito sa loob ng ating mini aviary. So eto, mga kabutingting, dito basta-basta na green new wing lang, no? So lagay natin dito. So eto nga, mga kabutingting, yung bagong pamalakasan nating ibon dito sa ating mini aviary. So yung buong mutation ID nito, mga kabutingting, ay isang green new wing split opaline split ino. So ibig sabihin, mga kabutingting, itong ating bagong ibon
ay materyales to para sa project Opaline Lotino. So kung nakita nyo yung mga ibon kanina doon sa injury ng tropa natin, mga kabuting ting, yung mga dilaw yung katawan at pulang pula yung ulo na meron pulang mata, eh pwedeng pwede tayong magkaroon ng mga ganong ibon gamit itong ating bagong ibon dito, dahil nga yung mutation na karga nito ay Opaline at Ino. So paparisan lang natin to ng Lotino hen o kaya ng Green Split Ino, eh pwedeng pwede na tayo makapagpalabas ng mga Opaline Lotino na sex link hen. Ayan, so hanapan pa natin to mga kabuting ting ng magandang makakapare. So hanap tayo Lotino mga kabuting ting para makapagpalabas na tayo ng mga ganong klaseng ibon. Ayan no, so napagandang ibon nito mga kabuting ting. Kaya naman talaga nagpapasalamat tayo sa tropa natin na si Ninyo Pingol sa pagpapaubaya niya ng ganito agandang materyales mga kabuting ting. So napakalaking upgrade nito dito sa ating mini eatery. So ilan pa nga lang yung magagandang ibon natin dito. And eto nga mga kabuting ting, dagdag to sa ating nga magandang ibon dito sa ating mini eatery. So wala pa nga siya mga kapares mga kabuting ting, kaya ilalagay muna natin siya sa ating flight cage para nun eh makalipad-lipad muna itong ating bagong ibon doon sa ating malaking kulungan sa likod. So eto nga pala eh walang sing-sing eh no. So saktong-sakto wala siyang sing-sing mga kabuting ting. Susuotan na lang natin siya ng personalized ring natin dito sa ating mini eatery. Yung ating ring na Daddy Buting Ting, di ba? Kasi sa atin naman na ibon to mga kabuting ting no. So sakto-sakto yun na lang yung isusuot natin. So dapat suutan natin na sing-sing to kasi eh meron din tayong ibang mga green new wing dito sa ating mini aviary. So baka malito tayo kapag kukunin na natin siya at ididrib na natin. So para hindi maligaw, hindi mapalitan, eh lalagyan natin ng sing-sing bilang palatandaan niya. So isusulat natin, ililista natin yung sing-sing niya. Kailangan meron tayong record ng mga ibon natin para nun eh, hindi tayo nalilito sa pag-ID sa kanila mga kabuting. So ito, pasok muna natin to dahil nga susuutan natin siya ng sing-sing. Yan. So ito yung sing-sing natin mga kabuting ting, nandito. So ito nga yung mga sing-sing natin mga kabuting ting. So yung available ngayon na number, ano bang available number natin ngayon? Ayan, so pang number 11 na yung magagamit natin sa kanya. Yan. So set up muna natin yung camera natin para masuot natin yung sing-sing. So eto nga mga kabuting ting, susuutan na natin siya ng sing-sing. And eto meron tayong baby oil para na madali natin maisuot yung sing-sing. Kasi etong ibon natin eh halos 5 months na. So mas malaki na ng konti yung mga paa nito compare natin doon sa ating mga bagong baba. So medyo masikip na to mga kabuting ting. Pero kakasya naman yung mga 5mm na mga sing-sing. So ganun nga yung sukat ng sing-sing na ginagamit natin. And eto lagyan muna natin siya ng baby oil. Ang padulas. Kaya para madaling maipasok mga kabuting ting. Yun. So kunin natin yung sing-sing natin. Yan. So ito nga eh number 11. So ayan, number 11 na Daddy Buting Ting. So madali lang naman ipasok to dito. So pagdidikitin lang natin yung tatlong daliri niya. Yan. So pumasok na mga kabuting ting. So i-line na lang natin yung isang daliri. Ayun. So ayan, nakakabuting ting, di ba? So kakasya pa yung mga 5mm na sing-sing kahit na medyo matured na yung ibon natin. Basta lalagyan lang natin ng baby oil o kaya ng mantika. So kahit anong klaseng padulas, pwede yan. Basta maisuot natin ng mas madulas yung sing-sing natin, makakatulong yun para na maisuot na natin yung mga leg band nila. Yan. So dali na natin ito sa ating flight cage para makapahinga na itong ibon natin sa ating kulungan. So eto nga mga kabuting ting, at i-release na natin siya dito sa ating flight cage habang wala pa nga siyang makakaparis na Lotino. Yan. So pakawala na natin. Malipad na. Go! Lipad! Iya pa. Go! Malipad sa doon. Ayaw pa lumipad mga kabuting itong ating bagong ibon dito. O, labas na. O, go! Lipad! Labas na. Yun! So ayun na nga mga kabuting ting, nandito na siya sa ating flight cage. Yan. So dito na nga muna itong ating bagong pamalakasang ibon habang wala pa tayo nakukuha mga kapares yan na Lotino. Ayan. So yun na nga muna para sa araw na to, para dito sa bagong pamalakasan nating ibon dito sa ating mini aviary na isang green new wing split opaline split Ino. Ayan. So dito na lang kayo kapag may nakuha na tayo mga kapares yan na Lotino hen mga kabuting ting. So yun na muna para sa araw na to. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.